sa mga balitang mainit na pinag-uusapan, mga pangyayari na pinagkakaguluhan sa social media, mga kakaibang balita, trending ngayon! Magandang hapon, tanghali, gabi sa inyong lahat. Kami ang inyong magiging ka-trending at kasama ngayong gabi. Ako po si Mara Valle. At ako naman po si Rashid Loxie. Nagagulat na lang ako. Samahan niyo po kami sa isang oras na puno ng kwentuhan, balitaan. Dito lamang yan sa programang Trending Ngayon. At kung nais niyo naman makibahagi sa amin dito sa programa namin, ay pumunta lang po kayo sa aming Facebook page at YouTube channel. At syempre, sabayan pa rin tayong napakikinggan sa DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jansan, 95.1 Home Radio Naga at 92.3 Home Radio Legazpi. At syempre partner, napapakinggan din tayo sa RPN DZBS Baguio, DXKT Davao, DZKI Iriga, DXXX Zamboanga at DXKS Surigao. At tayo po ay napapanood via test broadcast sa digital free na IZTV. Yan, at available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang na i-scan ang inyong digital TVs at channel boxes upang mapanood ang IZTV. Ayan, at syempre kung nais nyo naman po talagang mas mapabilis ang inyong pag-scroll dito sa amin sa mga balitang hatid ng aming himpilan, ay maaari nyo pong i-download ang aming DWIZ app na DWIZ 882. At pwede rin nila tayo partner bisitahin sa ating website na www.dwiz882am.com. Ayan partner, hindi lang yan, pwedeng-pwede kayong mag-text at makibati sa amin dito sa programa namin sa 0999-376-6768. Ayan. At meron din tayo TikTok account. Siyempre yung TikTok account natin ay DWIZ882 News. Yan, follow nyo kami dyan. Ayan. Diyan nyo po makikita ang iba't ibang balita na hatid ng aming himpilan. Mm-hmm. At syempre, bago tayo pumunta sa ating mga ronda at Metro Patrol, ay babati mo. Sana may makita. Pero medyo may makita tayo kasi medyo nagkakaroon ng ano eh, ng ang tawag nito, technical problem. Pagdating sa ating Facebook, eh wala pa naman tayo ngayong ano. Kaya mamaya-maya titingnan natin. Abatiin muna natin yung pamilya natin. Yes. Ayan, wait lang. sige, batiin muna natin ang ating mga pamilya. Ayan, mabatiin ko muna dyan sa Cavite ang aking pamilya. Teka lang, sorry. Ayan, mabatiin ko na yung family ko dyan sa Cavite. Si Chief Engineer Manuel Valle, yung mami ko, si Elvi Valle. At yung mga kapatid ko, si Manu at si Mavi. Ayan, babatiin ko rin pala si Von Antonio Salazar, yung pinsan ko dyan sa Batangas. Nagdiwang siya ng birthday niya kahapon. Sabi niya, batiin ko daw siya. Ayan, happy birthday. Ayan, happy birthday. Happy birthday! Ayan, babatiin ko si Thirdy. Tawag namin sa kanya, Thirdy. Kasi yung mga kapatid ko, sila din yung nag-alaga kay Thirdy. Oh, ayan. Ilang taon na si Thirdy? Ayan, si Thirdy, siguro nasa 12 na siya, 13. Oh, something ganun eh. Hindi ko naalala yung birthday. Kahapon, August 1. Yan. Happy birthday! Birthday naman today ng aking tito na kambal. Ay, wow! Happy birthday! Ano pangalan? Happy birthday! Yan, si Tito Jojo De Vera and si Tito Piwi De Vera. Ayan. Hindi ko naman mention yung age. Kasi hindi ko na. Ako din eh. Happy birthday. Basta nasa ganong age. Uh-oh. 10 to 15. Ganon. Yan. Happy birthday, Thirdy! Wish you all the best. Ayan. At saka, batiin na natin yung mga bumabati sa atin sa FB comments natin. Ayan. Hello po kay Emma Redaha. Magandang Martes. Alam ko, Maritis.
Magandang Martes po ng gabi, Ma'am Rashid at Ma'am Mara. Mm-hmm. Stay safe from Malolos, Bulacan. Wow, yeah. Thank you so much. Happy listening po. At hello din po dyan kay Miss RG Chell. Magandang hapon po, magandang gabi. At kay Sir Orlando Cotoner, happy listening po. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, magandang gabi. At kay Rolando Lucero Loxin at kay Maria Rebecca Loxin. Ayan, aaki mami at daddy. Sana nasa safe sila. Kasi medyo nagkaroon ng sunog din ata sa QC. Kasi kanina, sa Santa Cruz, Manila. Ngayon, kanina lang tumawag sa akin yung daddy ko. Medyo may sunog daw dyan sa may QC. Kaya stay safe po sa lahat talaga. Ang mahalaga ay nasa safe tayong lugar. Diba? Kasi syempre hindi mo talaga maano yung aksidente. Pero okay naman kailan siya. Oo. As much as possible, kailangan natin talaga maging alerto sa lahat ng kalamidad, di ba? I-save ang sarili more than anything na ano. More than any bagay, pera, whatever, sarili muna. Totoo. Yung mga buhay muna. Tama ka dyan, partner. Ayan, kay Tizen Biroman yan. Tizen Biroman. Hello there, love your own. Ah? Tapos family and friends na naman. Ay, love yourself siguro to. Ayan, kay hello there too. Ayan, kay Ma'am Tizen Biroman. Ayan, maraming salamat po sa lahat talaga ng patuloy na sumusubaybay sa amin dito. Pero bago tayo magpatuloy sa ating mga trending at viral stories na tatalakayin ngayong gabi, ay puntahan na natin ang ating Ronda at Metro Patrol. Metro Patrol reports. Unahin na natin ng Metro Patrol na si Danny Cruz mula dyan sa Valenzuela. Alamin natin ang balitang hatid ni Sir Danny Cruz. Magandang gabi, Sir Danny. Yes, magandang gabi, Rashid, Mara. Masaya itong si Mayor Wes Gatchalian matapos tugunin ng mga Valenzuelanos ang kanyang panawagan na magpabakuna nga, partikular ang mga senior citizen upang maging ligtas sa COVID-19. Kaugnay nito sa panawagan ng Mayor ng Lungsod sa mga senior, kailangang magpa-booster shot na din sila upang makatanggap ng gift certificate na pwedeng gamitin sa isang drugstore. Ito ang niya'y makatutulong sa pambili nila ng gamot. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, isinulong niya ang programang ito upang makahikayat pa ng mga lolo't lola na maturukan ng bakuna dahil sila ang may mataas na record na madaling tamaan ng COVID-19, partikular ang mga may comorbidities. Ayon sa alkalde ng Lungsod, sa pag-aaral ng mga eksperto, wala pang ibang gamot laban sa virus. Sa ngayon, tanging vaccine lamang ang maaaring magligtas sa pagkalat ng pandemyang ito. Labis naman ang kasiyahan ng mga Valenzuelanos, partikular ang mga senior citizen, na ngayon ay nagnanais at dumami ang gustong maturukan ng bakuna. Nauna dito, namahagi pa din ng 10 kilong bigas sa mga senior citizen, itong si Mayor Wes Gatchalian ng Lungsod ng Valenzuela. Yan ang balita. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat siya yung pilang may todong lakas. DWIC. Salamat, Sir Danny Cruz. Samantala, dakuha naman natin ang ating Ronda Probinsya. Ronda Probinsya! Yan, kuha tayo ng update mula dyan sa Ilocos Norte, mula kay Ronald Idol Domingo. Maganda gabi, Ronald. Yes, magandang gabi din kasama ng Mara. Narito na ang COVID-19 update mula sa lungsod ng Batac. Ito, may dala na mo namang bagong kaso ng COVID-19. Ita naman yung nakarecobre at pumapalo sa 38 ang aktibong kaso. At pumapalo din sa 4,047 ang total recovered at nanatiling 95 yung total death. At kung saan pumapalo sa 4,180 ang naging kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Batac mula pa itong pandemya noong 2019 hanggang sa ngayon. At kung saan nanggaling yung 38 aktibong kaso dito sa lungsod ng Batac ay 5 ang nanggaling sa Barangay Valdez, 6 sa Barangay Ablan, 2 sa Barangay Nalukta at 1 sa Barangay Kalagit, 4 sa Barangay San Julian, 3 naman sa Barangay Kaunayan, 4 din sa Barangay Costa, 1 sa Barangay Aglipay, 3 sa Barangay Bungon, 5 sa baya sa Barangay Kilinga Sur, sa naturang lungsod kasama ng Mara at 2 naman sa Barangay Magduang at 2 din sa Barangay
kamandingan. At patuloy din ang ginagawa pa rin pagbakuna dito sa lungsod ng Batac, lalong-lalo na sa mga hindi pa nabakunahan. At ang monitor natin ay mayroon pa yung mang ilan-ilan na nag-second dose, kung saan ginagawa ito mismo sa City Health Office ng lungsod ng Batac, at kung saan yung mga empleyado ng City Health Office ay pumupunta sa mga barabarangay dito sa lungsod ng Batac, para sa ganun ay makumpleto na ang kanilang bakuna, para sa ganun ay makumpleto nila ang kanilang bakuna, lalong-lalo na sa kanilang pag-booster. Sa iba pang balita, kara kasama ng Mara, ay kung saan ay dito sa Ilocos Norte, ay kung saan naghahanda ang Ilocos Norte Youth Development Office o INYDO ng iba't ibang aktibidad at programa para sa mga kabataan bilang bahagi ng pagnanais ni Governor Macho Marcos Manotok na makiisa ang lalawigan sa pagdiriwang ng International Youth Day o Linggo ng Kabataan sa yung buwan ng Agosto. Ipiniwanag ni Ginoong Winter Ventura, Executive Director ng INYDO, na ang tema ng nasabing pagdiriwang ngayong taon ay intergenerational solidarity. Inihayag niya na ito ang itinuturing ng United Nations na paglaban sa generation gap upang ipasa ang iba't ibang kultura at paniniwala mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda. Sa ugnay nito, sinabi ni Ventura na kabilang sa mga isasagawang aktibidad ang Netflix, kung saan matutunghayan ang Ilocos Norte Youth Convention. May mga mapipiling junior officials mula gobernador, vice-gobernador, katapi ng mga sanggunyang palawigan, diputado sa una at ikalawang distrito ng lalawigan, debate tournament, talent contest, kagaya ng Battle of the Bands, hip-hop dance competition, singing idol, spoken world poetry, at iba pa. Ay nating mga nakalap na balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para Simpilang May Tudong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo, mula dyan sa Ilocos Norte. Samantala, punta naman tayo sa Bataan. Alamin natin ang balitang hatid ni June Bringula. Magandang gabi, June. Magandang gabi. Tiniyak nito nga si Mayor Robin Taglin ng bahay ng Kabukay dito sa lalibigan ng Bataan na disiplinado, matatag, matikas at may alam ang mga marshals na harap sa kanyang mga kababayan sa araw-araw. Ito ay makaraang magtapos ang first batch ng Kabukay marshal ng kanilang training. Kumpiyansa din itong si Mayor Tagle na magagampanan ng mga bagong talagang marshal ang kanilang tungkulin, obligasyon at responsibilidad sa panahon ng kanilang duty. Samantala, iginawad naman itong si Mayor Robin Tagle ang Tomas Pinpin Award bilang pagkilala sa abukenyong nagpamalas ng kanilang husay galing sa iba't ibang larangan tulad ng mga kabataang nagugi sa palakasan. Habang todo, pasasalamat naman ang ipinaabot kay Mayor Robin Tagle ng mga driver at operator ng Kabukay at Toda sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ito ng makabuluhang regalo bilang pasasalamat sa patuloy na suporta ng punong bayan sa kanilang sektor. June Bringla, nagulat sa Impilay Metodo Lakas, DWIC. June Bringula. Samantala, dakuan naman natin ang balita mula sa Central Luzon, mula kay Johnny Gole. Magandang gabi, Johnny. Yes, magandang gabi. Nakalasalamat sa inyong dalawa. Nakisa itong lalawigan ng Pampanga sa pakikipagdalamhati sa buong bansa at pakikiramay sa pamilya ng yumaong dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ito ay sa pamagitan ng isang resolusyon na sa sanggunyang panlalawigan na ipinanganukala nitong si Pampanga 3rd District Provincial Board Member Ananias Jun Canlasa. Kasabay nito yung pagpapaabot ng pasasalamat ng mga opisyal sa ng Pampanga sa dating Pangulong Ramos sa pamamagitan ng kanyang kontribusyon upang maisalba ang Pampanga sa lahar at baha ng ipag-utos nito na ang pagpapatayo ng mega dike sa Pasig Potrero River dito sa Bacolora. Ang nasabing giant dike na tinawag nila ngayong FDRR mega dike na pinondohan ng national government mula sa administrasyon ng yumaong Pangulong Ramos ay nagkakahalaga ng humigit kumulang sa 500 million piso.
Ayon dito kay board member Carlas, na tubo rin Bacolor, Pampanga, ang SB Army Gaday, ang siyang nagselbing proteksyon ng maraming bayan sa Pampanga upang maisalba sa pananalasa ng Lahara dala ng pagputok ng bulkan na pinatubo noong June 1991. Ayon dito kay Vice Governor Lilia Nanay Pineda, dahil sa SB Army Gaday na isalba na mabura sa mapa ng Pilipinas ang Pampanga, kaya nararapat lamang na kilalanin ang Yumaong Ramos bilang bayani ng Pampanga. Hanggang ngayon, anya, ay nagsisilbi pa rin proteksyon ng Pampanga, lalo na itong mga bayan ng Bacolora, Santo Tomas, Guagua, Minalin at iba pang bayan sa Coastal Town ng lalawigan ng FB Army Gaday laban sa baha. Kasabay nito, nananatiling nasa hapmas ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng mga opisina ng gobyerno dito sa Pampanga bilang pagpapakita ng tagdadalamhati sa Yumaong dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Samantala, dito sa ibang balita, itong pantabangan at iba pang mga dams dito sa Nueva Ecija ay hindi umano naapektuhan itong 7.0 magnitude na lindola. Ito ang lumabas sa isinagawang evaluation at assessment ng mga structural engineers mula sa National Irrigation Administration o NIA at Department of Public Works and Highways. Bukod sa pantabangan dam, wala rin umanong sira itong resibuwa at mga irrigation facilities na nasa supervision ng Upper Pampanga Irrigation System. Kabilang sa mga pasilidad na isinailalim sa pagsisiyasat ng grupo ay itong Masiwai Dam sa Bayan ng Pantabangan, Kayabu Dam sa San Jose City, Tori at Tuangco Dam sa Talavera, Rizal Dam sa Bayan ng Rizal, Atati at Outlaw Dam sa Palayan City, Upper Tabuating Dam sa General Pino, at Piñaranda Dam sa Bayan ng Piñaranda. Ayon dito kay Engineer Erlinda Bote, ang General Manager ng Yopresa, bukod sa mga nabanggit na pasilidad, titignan din ng grupo itong mga pasilidad ng hydropower plants, gusali at ibang pang planta gaya ng pasilidad na nagbibigay ng inuming tubig at irigasyon na sa lalawigan ng Pampanga, Bulacan, at inuming tubig naman na pinanggagalingan ng tubig inumin na dyan sa Metro Manila. Ito ay upang masigurong ligtas ito sa nagdaang lindol na ang naging sentro nga ay ang bahagi ng Norte, particular sa Abra, Ilocos at Cordillera regions. Umiulat naman ng mga opisyal mula sa Water District na naibalik na sa normal ang daloy ng tubig sa barangay San Antonio, yun na San Leonardo, Nueva Ecija, ilang oras matapos ang lindol dahil bumagsak ang kanilang giant water tank. Mula dito, sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat, simple lang may tunulakas, DWIC. Maraming salamat, Johnny Gole. Samantala, punta naman tayo sa Bicolandia. Alamin natin ang balitang hatid ni Melvin Machado. Magandang gabi, Melvin. Ay, magandang gabi. Hindi patago at walang kaba sa dibdib ang pagdalo na isang dating rebelde sa pagdiriwang ng unang kaarawan ng kanyang anak na babae sa lalawigan ng Masbate. Ang dating itinuturing na kalaban ngayon ay kasama na ni Tatay Tisoy matapos mismong ang kapulisan umano ng Masbate 1st Provincial Mobile Force Company, 2nd Mobile Force Platoon ang naging punong abala sa paghanda ng kanilang pinagsalu-saluhang pagkain. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Norlando F. Mesa, Force Commander, kasama ang mga taga 1st Provincial Mobile Force Company ang maikling salo-salo. Masaya naman ang kapulisan na makita ang unti-unting pagbabago-umano ng buhay ng mga dating rebelde kasama ang kanilang pamilya. Kasabay nito ang pagtitiyak na handa ang kapulisan at gobyerno na bigyang katuparan ang pagnanais ng iba pa mga rebelde na magbalik loob sa pamahalaan. Mula sa Bicol, Melvin Machado, nag-ulat sa Empilang May Todong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Melvin Machado, mula dyan sa Bicolandia. Yan, partner, batiin muna natin ang iba pang nag-comment at nanonood sa ating partner, batiin natin. Ayan, sabi ni Eman Redaha, Angelo Redaha is watching via IZTV Channel 23. Wow! Thank you po. Ayan, kay John Panopio, watching live using DWIZ app din. Insert... Diba? Wala, taray mga emoji pa. Ang taray naman. Ayan. Ay, nandito din si Ma'am... Oo nga pala, siya din yung nag-comment kanina. Oo, si Ma'am Eman. At saka babating ko lang pala ang Anchola family dyan sa San Pedro, Laguna at ang Makayan family sa Muntinlupa at sa Lopez family. Mm-hmm. Hello dyan naman sa North Caloocan. Hello sa inyong lahat.
At syempre, bago tayo, tuluyan na talaga na magpatuloy. Tuluyan na talaga. Na magpatuloy sa ating mga trending at viral stories, ay bibigyan daan muna natin ang ilang paalala ng ating himpilan. Magbabalik pa rin po ang programang Trending Ngayon. Trending Ngayon. Trending Ngayon. Muli pong nagbabalik ang programang Trending Ngayon at kami pa rin ang inyong ka-trending at kasama ngayong gabi. Ako po, si Mara Valle. At ako naman po, si Rashid Locsin. At dahil trending ngayon ang ating programa, ay heto na ang ating mga trending at viral stories. Trending Ngayon. Trending Ngayon. Eto partner, unahin na natin to. Viral ngayon ang bagong kasal na sina Monreal at Johnny Makabuhay nang ma-achieve nila ang budget-friendly. Gaano ka budget-friendly, partner? Budget-friendly na wedding na hindi man lang umabot sa 5,000 piso sa Antipolo City. Kasi tayo, diba, as much as possible, gusto natin yung ang grande. Kasi minsan lang tayo kasal eh. Correct. Usually, isang bes nga lang. Oo, totoo. At saka yung dream wedding talaga natin, gusto natin ma-achieve. Mm-hmm. Pero eto, simple lang. Tingnan mo naman, 5,000 piso. Ay, hindi ko na lang talaga alam, partner. Paano nga ba? Eto, partner, lahat kasi ng ginamit daw nila sa kanilang kasal ay pawang do-it-yourself o DIY. Wow. Usa talaga tayong mga DIY eh, no? At mga bigay lamang. Wow, ang dami naman mababait na kaibigan ata itong sila, ano, Monreal at saka si Johnny. Anyway, makikita rito na bride na mismo ang nag-hair and makeup sa kanyang sarili. Mm-hmm. At ang kanyang suot na wedding dress ay bigay ng kanyang nanay na nabili lang sa online selling. Ang ganda at ang gwapo naman talaga ng bride and groom. Sabi nga ni Monreal na ayos lang sa kanila ang simpleng kasal dahil mas importante raw ang priorities at future plans nilang mag-asawa. Wow! Nakakatuwa naman to, partner, kasi tingnan mo naman, in just 5,000 pesos, wala pa nga eh. Diba, sabi niya? In just 5,000 pesos, na-achieve nila yung gusto nilang kasal na to the point na practical. Correct. Diba? Kasi diba yan talaga, partner, iniisip natin talagang dream wedding. Paano nga ba natin maisaka sa katuparan ang dream wedding natin? Oo. Siyempre lahat yan planado from the pinakamaliit na detalye ng kasal talaga, diba? Diba? Kaya nga yung iba nga nagpa-plan. Correct. Ano yung tawag ng planner? Oo, wedding planner. Wedding plan. Pero yung ganun, diba? Wedding ganun. Planner pa lang, magkano na nowadays? 25 to 30,000. Oh, diba? Ang wedding mahal. Planner pa lang yun. Mm-hmm. Tapos isipin mo sila, na-achieve naman nila. Yung way, kasi ito sa totoo lang, depende kasi iba-iba eh, diba? Mm-hmm. Para sa atin, ito ako personally, nagagandahan ako sa ganito. Okay din ako sa ganitong setup ng ano, ng kasal. Mm-hmm. Pero meron talagang mga tao, syempre, na more than that. Mm-hmm. Na talagang gusto nila yung bongga-bongga sa mga garden, hotels. Beach. Correct. Oh, diba? Ganyan yung mga ano nila, tema ng kasal na gusto eh. Pero pag ikaw kasi, mahal mo nga, kahit saan nga papakasalan mo. Diba? Totoo. At ito nga, sinabi nga nila, di ba? Yun, within that budget. Totoo yun, tama yun. Bunga, di ba? Simpleng kasal, kasi daw, mas importante daw sa kanila yung priorities at yung future plans nilang mag-asawa. Correct. Kung paano yung pagbuo ng kanilang pamilya, di ba? Pag nagkaanak sila, kung paano nila ibabudget. Mm-hmm. Tama talagang practical lang. Mm-hmm. Pero hindi rin naman natin masisisi yung mga tao talagang may ilalabas naman. Eh kung meron, eh, di ba? Oo, tsaka yung dream wedding, tsaka kung ikaw yung bride. Mm-mm. Ano sa tingin mo, sa ano yung ano mo, wedding plan? Ah, hindi sinasabi ko nga lagi, di ba? Kung sa church ako, gusto ko na ano, sa San Sebastian Church. Wow. Pero actually, hindi siya church, basilica siya. Kasi yung roof ng San Sebastian Church, nung bata ko, nagsimba kami doon. Yung medyo lumang vintage ba yung style niyan? Tapos parang Harry Potter yung taas kasi. Ay, oo nga pala. Pero nung na-realize ko kasi, nung ano na ako, nung matanda na ako, doon ako nag-visit doon. Parang hindi pala practical yung masyadong malaki yung simbahan. Para sa akin, ha? Mm-mm. Kasi parang pag konti lang yung guest mo, kita rin doon na parang hindi mo na puno. Mm-hmm. Yun, pero at the same time kasi kung magsi-civil, okay din ako sa civil. Ang daming din nagpapakasal ngayong pandemic, no? Mm-hmm. Pero yung iba, talagang tinitingnan nila kung
Actually, hindi naman natin kasi alam kung kailan may kalamidad or something na ganun. Siguro ganun din yung mindset ng iba. Correct. Na mas gusto na lang yung civil wedding. Mm-hmm. Marami ding artistang nag-civil wedding, marami, ha? Marami, lately, oo. Diba? Oo. Sila Sara Labati, di ba? Tsaka si Angel Oxin. Kahit ilan lang sa Alex kanila. Gonzaga. Ay, oo, diba? Sa bahay nga parang lang actually, di ba? Kaya parang talagang mas practical na ano, hindi naman kailangan ng mag-arbo. Ito ay, ano lang naman na ito? Disclaimer lang naman. Sariling opinion lang naman ito, no? Na mas maganda pa rin na practical, pero nandun pa rin yung ano, kasi sabi nga nila, di ba, yung papakasalan mo, makakasama mo naman habang buhay. At saka yun, Barney, naisip ko lang, ano, di ba, halimbawa gusto mo, ang importante kasi naman talaga, ba't mo ba gustong pakasalan yung tao? Mahal mo. Mm-hmm. Gusto mo lang masiguro na committed na nandun na sa legally kayo talaga. Mm-hmm. Diba? Totoo. Kasi tsaka iba yung iniharap ka sa altar eh. Oo. Oh, diba? Hindi man altar, pero pinakasalan ka, diba? Ngayon, eventually, kung ang kaya pa lang sa, mm-hmm. Sa ngayon. Pansamantala, mm-hmm. Oo. Ay kasal sa mga West o something na talagang budget-friendly. True. Okay lang. Eh kung pagdating ng after 3 years, financially stable, kayang magbonggang kasal. Oh. Go! Wala nang mawawala. Dahil kasal naman na kayo eh. Totoo. Eh di follow up na lang kasal. Diba? At saka, sabi nga din, ilang artist din yung nagsabi na, ito ay ano lang naman, parang nakukuha lang natin na mga opinion. Nakikita ko lang din naman na yung wedding nila na gusto, makukuha naman nila yan in the right time. Correct. Diba? Oh. The right time, ganyan. Kaya nakakatuwa lang na may mga ganito pa rin na civil lang, correct, na simple lang, na hindi nila iniisip yung ganun kalaki, yung pang family lang. Diba? Yung parents ko, partner, 25 years ago, nagpakasal sila. Ano, West lang. As in West, isang ninang lang, isang ninong. That's kaya sila nag-celebrate ng ano nila. Oo, ngayon hindi sila kinasal ng church. Mm-hmm. Pero nung kahit kailan? Oo, ever. Mm-hmm. As in West. That's it. Kasal sila for 25 years West. Mm-hmm. Which is good kasi kasal eh. Yung mm-hmm. importante, kasal ka eh. Diba? Oo, totoo. So yun, pero ito, after nung ano, after 25 years, di ba? Lately, nag-celebrate mm-hmm. sila nung silver wedding anniversary. Mm-hmm. Doon nila tinodo. Kasi yung parents ko, established na sila. Mm-hmm. So, ibig sabihin, dadating yung time eh. Sino mm-hmm. mag-aakala na, eh, ikaw, pag may anak ka na, lahat na, di ba? Napag-aral mm-hmm. mo, nagpapaaral ka, iisipin mo ba yung wedding totoo. Na dream wedding mm-hmm. mo? Pero in fairness, yung parents ko, after 25 years, yung wedding na nakuha nila ng renewal of vows is the way that they've always wanted it to be. Wow! Ang ganda naman. Oo. Kaya wala talaga yan sa ano eh, kung saan ka kinasal. As long as naiharap mo siya sa ano, yung gusto mo talaga siyang pakasalan, di ba? Mm. Yeah, ito yung makakasama ko habang buhay. Wala yan sa ano eh, ang grande, simple, as long as na magmamahala naman kayong dalawa. Tsaka tama nga yung sinabi mo, na kung darating yung right time para sa inyong dalawa, at sa gusto mo sa simbahan o kaya kung ano pa yung dream wedding mo, correct, mangyayari yan in at the right time. Oo, diba? In God's perfect timing. Wala namang pinagbabawal na oras, panahon. Talagang darating at darating yun. Panapanahon. Panapanahon. Charis. Yan diba? Yung naman ang importante sa love, diba? Basta tama. Basta kasama mo yung taong mahal mo. Stood ka sa... Char! Naging musical yan. Kaya... Anyway, ayan nga ang ating unang trending ngayon. Mm-hmm. O trending ngayon? Unang trending stories. Ayan. Nakakatuwa naman, no? Na ganito talaga pag love, eh. Walang, ano, tingnan mo, ikaw siya lang nag-makeup sa sarili niya. Mm-hmm. Tapos yung damit niya, binili pa nila, ang ganda nila. Hindi mo akalain, galing online okay. selling yung, ano, pare, damit. DIY. Walang DIY. Halatang DIY. Diba? Sa true lang. Ayan, yun nga eh, makakaraos kung gugustuhin mo lang talaga. Mm-hmm. Diba? Hindi yan pera-pera lahat ng bagay. Oo, money makes the world go round. Yan ang totoo. Pero ibig sabihin, kung may bagay kang gugustuhin, mm-hmm. na feeling mo hindi pa masasakatuparan yung entirety nun, pero kaya mong ma-survive, mm-hmm. diba? Kaya eh. Pwede, tama. Posible, diba? Tama ka dyan, partner. Kaya nakakatuwa lang talaga. Natutuwa ako sa mga may nagsisivil, may nagda-dream, yung dream wedding nila, natutupad nila, diba? Parang talagang kumpara sa'yo at kumpara kayo talaga, talaga. Yung mga tao naman na hindi pinalad sa
kunyari kasal na sila tapos nagkaroon ng problem doon sa in between doon sa kasal nila. Sinusubok lang kayo ng tadhana, 'di ba? Sinusubok lang kayo talagang kung kaya n'yong yung sinasabi nga nating vows ng ano, 'di ba? Dapat talaga ano mo yung vows na 'yon, dapat talaga inaano 'yon, sinasabuhay, sinasapuso, ganyan, 'di ba? Kasi hindi rin naman madali na may makasama ka. Hindi rin naman sabihin natin na hindi nyo pakilala yung isa't isa hanggat hindi pa rin kayo, hindi nyo pa rin na ano yung natitimpla siguro yung isa't isa. Ganun kasi yung ano ngayon eh, yung mindset ng ibang tao, diba? Pero ako kasi partner, naiisip ko lang dyan ha. Parang, diba, normal naman kasi sa lahat ng bagay siguro. Ako personally, ano to, disclaimer ako to. Siguro personally, lahat naman ng tao, lahat naman ng couples, dumadaan talaga sa hindi pagkakaintindihan. Dumadaan sa nagkakainisan, nag-aaway. Yun ang totoo, realidad. Sinong mag-asawa, mag-jowa ang mag-partner na hindi nag-aaway dyan? Labas! Diba? Walang ganon. Pero siguro, ang pinaka-importante lagi dyan, communication. Totoo. Kasi yun, kadalasan yung nagiging rason bakit parang... At saka kailangan nyo din understanding. Correct. Diba? Yun nga. Love! Trust, understanding, yan yung pinaka-pundasyon niya talaga sa pagmamahalan. Okay. Sabi nga dito, sa hirap ng buhay ngayon, practical, basta nagmamahalan ang mag-asawa, kasama nila ang Diyos. Yun nga yun. Yun nakapagitnaan Diyos, sabi mo. Ano ba, ano doon, right, ano term? Parang ilalagay ay, yung sa center, Center si Lord. For relationship. Oo, center for relationship. Pero ikaw kasi ginit na mo naman, partner. Huwag mo naman i-ginit na naman. Sorry na, Vi. Sorry na. Pero totoo yun, ha. And i-gawin yung inspiration din na nasa center. Eh, pero gusto ko to i-share. Uh-oh. Kasi yung tito ko, nung kinasal siya, ano, Christian wedding to. Ngayon, tuwang-tuwa ako dun sa concept nung pastor. Kasi may hawak yung pastor na candle, yung tito ko at tita. At share ko ah, kasi very, ang deep nito para sa akin. Sige. Yung tito ko at yung tita, may hawak silang candle. Yung pastor may candle din. Ngayon, pinasindihan yung bawat candles. Pati yung kay pastor nakasindi. Tapos, hipan daw nung tita ko yung kanya. Ngayon, nandito yung tito ko para kapag walang light yung tita ko, siya magla-light. Yung tito ko. Ngayon, sabi nung pastor, hipan mo naman yung sayo, yung sa tito ko. So, hinipan. Ngayon, ay, parang, ang ganda nga. Kapag wala daw light na yung tito ko, yung tita magbibigay, hipan nyo pareho. Sabi, ngayon, kapag wala kayo parehong light, kaya dapat ang Diyos ang center of your relationship kasi ang Diyos ang mag-iilaw sa inyo. Ang ganda naman ng message. Correct. Nakakatuwa naman yung kasi ano. Kasi siguro iisipin mo, bakit may kadila dyan? Pero in-explain na ganun nga daw, kung bakit ilalagay mo daw yung Diyos sa center ng relasyon nyo. Kasi pag kayo, wala nang mapaghugutan ng light or something good siguro sa relasyon. Parang lahat na negative yung ano nyo. Kung wala na kayo pareho nung light na yon. Kung wala na kayo pareho nung light na yon, sa Diyos nyo na kukunin. Nakakatawa naman. Yan po ang tinapay ng buhay. Pero alam mo na, ang ganda ng message na sinabi mo. Kasi kapag... Lalo na yung sa kanilang dalawa pa lang. Kapag nawalan yung light, parang wala nang pagmamahal yung isang tao sa kanilang bawat isa. Parang siya yung mag-ano, 'di ba? Magbibigay ng power, magbibigay ng strength dun sa relationship. Ngayon, pag ikaw naman yung down na hindi mo na talaga kaya na parang natotoxican ka na dun sa relationship, siya naman yung mag-lift up sa yon, yung mag-aano sa iyo, 'di ba? Parang ganda talaga. Tapos pag dalawa naman kayo yung parang sinusubok na ng panahon at saka ng pagmamahalan, pagsasama. Kasi normal naman talaga yun sa relasyon. Ngayon, si God naman yung lapitan nyo. Kasi sa kanya lang kayo kukuha ng lakas para ipagpatuloy ulit yung pagmamahalan na hindi nyo na mabigay sa bawat isa. Ngayon, kung hindi talaga kaya at hindi talaga ma-fix yung relasyon, nasa inyong dalawa na yung final say o decision kung mag-i-stay kayo o hindi na. Dahil wala naman, hindi naman pwedeng ipilit yung isang bagay na hindi naman talaga kayang ipilit pa. Diba? Correct. Kaya,
Nasa pagbabahala niya, guys. Ngayon, kung hindi nyo, kasi hindi, sabihin nila na pag hindi mo siya nakikita sa future, hindi mo talaga siya yung, siya yung para sa'yo. Hindi ganun eh. Kung hindi kayo magsasama or hindi kayo, hindi kayo magkakaroon ng understanding, trust at pagmamahal sa isa't isa, hindi mag-work yung isang relationship pag one-sided lang. Ngayon, kailangan nyo ng power. At hindi mo talaga makikita kung sino ang nasa future mo. Yan ang totoo. Totoo. Akala mo yung ta. Hindi, kasi diba? Ay, ito na yung para sa akin. Tayo kasi hindi. Very idealistic. Ito true. Gusto ko. Siya gusto ko. Ito yung gusto ko. Tall, handsome, and ganon. Diba? Tall, dark, and handsome. Ganito. Pero pag dumating pala yun, kung sino yung nililist expect mo. Oo, totoo yan. Kung sino yung nililist wala yan nasa, wala yan sa idealist mo. Pero, kapag tinamaan ka ni Cupido, B, wala na talaga. B, sabi sa'yo, B. In ano, in own experience. Alam, pares kami, actually. Oo. Pero hindi ko naman sinasabi na, to the point na, oh, God, na tayo doon. Hindi, hindi. Hindi, mm-hmm. Ganun way. Pero, di ba, partner? Diba? Ikaw, hindi mo na-visualize yung sarili mo na ganun. Ay, ganito yung, gusto kong ganito, yung jawa ko, ganito. K-pop ganito. Gusto mo eh. Oh, oh. Di ba? Ibig sabihin, hindi sila ideal sila. Pero hindi yun yung kasi yung way of being idealistic natin. True. Na, ito yung gusto ko, hindi. Mm-hmm. Ito binigay, yan pala. Yan, mm-hmm. Hindi mo yan gusto, hindi mo mm-hmm. naiisip na gusto mo yan. Pero yan pala ang kailangan mo. Bumawi, baka may maaway. Baka may maaway pag uwi. Anyway, yun nga, di ba? Nakakatuwa lang na may mga part talaga tayong ganito yung mindset. Oo. Mindset ba? Mindset. Pero ayun nga, tama talaga yung sinasabi namin ni partner na yung ina-expect mo, hindi yung ibibigay sa'yo kasi mas may better. Mas much better na ibibigay sa'yo na hindi mo talaga inaano eh, hindi mo talaga ina-expect eh. Oo, hindi. Oo. Basta marirealize mo na lang sa later part na parang, ay, oo, totoo to ah. Doon mo lang, yung pag-una kasi hindi eh, inaano mo lang, i-overlook mo. Parang inaano pa nga eh, parang ang tawag nun? Tinatanggi mo pa. Hindi. Oo, oh, nasa in denial process ka pa. Di ba, parang pag-una kasi, ah, okay lang, alam ko makakadate ko lang yan, yun yan. Ganun lang yung nasa isip mo, di ba, makakadate, pwede mo maging boyfriend. Ay, hanggang dito lang kami. Oo, hanggang dito lang yan. Sinet na yung boundary. Three dates, tapos hindi mo alam yun na parang makakatuloy. Yung hindi nyo in-expect, ganun talaga yun. Pero yung ibibigay naman sa'yo ni Lord, parang hindi naman waste of time. Oo naman. Oo. Lahat naman yan. Yun nga eh, di ba? Kung yan ay something na masasaktan ka, may mababaon kang lesson. Mm-hmm. Ngayon, kung para sa'yo, lesson pa rin yun. Oo. Dahil sa lahat ng pinagdaanan mo, ito na yung worth it na ipaglaban hanggang dulo. Oh! Sino ka dyan? Yan na nga ang ating trending one. Wow, yes. May trending one. Pero gusto ko magpahabol ng trending kasi hindi magpapahuli. Ay, hindi tayo magpapahuli dyan kasi marami tayong baon ngayon. Hindi magpapahuli. Papagalitan na naman tayo nung isa pag hindi na naman tayo nagtuloy-tuloy dito, di ba? Hindi magpapahuli itong trending ko, naku. Ay, don't. Sinasabi ko na yun. Ituloy mo na yan, partner, para malaman na natin kung ano yung trending mo. Kasi talaga namang kinagiliwan to partner nung Sabado. Oo. Actually, hanggang ngayon. Oo. Diba? Ba naman marami makakarelate dito. Eto na nga, bag ni Andrea Torres, partner, kinagiliwan ng mga netizen. Bakit? Kinatawaan nga naman kasi ng mga netizen yung bag na dala ni Andrea Torres sa ginanap na GMA Gala Night noong Sabado. Mm-hmm. Ang clutch bag kasi ni Andrea ay kulay puti. At sinasabing malas styrofoam ang design. Oo, actually totoo. Napanood ko kasi yung video na yan eh. Pero ang ganda rin naman kasi. Alam mo yung maliit niyang bag, oo, pero ang daming laman. Sayang, dapat ma-interview natin si Andrea kung may naiuwi siya. Kaya siguro hindi niya, sabi niya kasi dyan, actually sabi niya, eto, dala ko to, ganyan, ganyan. Ngayon sabi niya, hindi, pero hindi ko na ipapakita yung iba. Kasi pag nagbabagrade ka, lahat dapat eh. Kaya sabi niya nga dito, sa kanyang baggrade, hirit ng mga netizens, ilabas daw ang Shanghai at spaghetti na tinatago ni Andrea sa kanyang Kaya pala ha, Andrea ha, pag napapanood mo to, charis. Spaghetti at Shanghai pala. Kasi, may mga kilala ko, Sharon, ano pansit ang naisya Sharon eh.
Ayan si Maisie. Ayan si Micah, more balot yan eh. Ayan nga. Mukha nga styrofoam, no? Actually. Pero ano, ang ganda. Siguro kaya hindi niya rin napakita lahat ng laman kasi naka-uwi siya ng Shanghai. Oh, oh. Andrea, gila night ah. Feeling ko nga may burrito sa loob yan. Oh, feeling ko din. Oh, tingnan mo, lagayan pa 'yun ng ano, empanada. Tsaka ano, si Micah may baunan niya ni color pink. Talagang as much as possible kung kayang maiuwi, inuwi niya. Oh, yung Tupperware. Mm-hmm. Di ba? Oh. Ay, ito din, nagbabalot din to. Ano? Ay, nakakilala ka to eh. Dyan, ha? Naki. Ewan ko din. Actually, ako din, nagbabalot ako. Mm-hmm. Oo. Kasi yung pinapakinggo sa ate ko. Ako nagbabalot pag sobra-sobra talaga. Oh. Ay, nai. Ano naman si Kimi, hindi naman ako ready. Pero kung lala, kung kakain na, pag halima kumain ako, di na ako magbabalot doon. Ay, si, ano, si... Si Kimi, nagbabalot din yan eh. Isa pa. Ay! Actually, ayaw ka na lang i-share. Ayaw ka na lang i-share. Si Kiwi. Pero gusto ko i-expose na lahat po dito nagsasharon. Charon. Si, eto nga. Si Micah din. Oo, actually. At saka si Isha, isa pa yan. Low-key yan. Lang yan. Low-key lang yung mga yan. Buksan mo bag niyan, punong-puno. Totoo yan. Actually, ako din eh. Noong last time, lalo na birthday ko. Bakit? Birthday ko yun. Birthday ko nagpakain, hello. Hindi, pero ito, chika to ah. Alam mo, ito si Isha. Itong CA natin si Isha. Ano yan? Papasok yan. Ang liit ng bag, guys. Pag pauwi na yan, pag may pakain dito, sabi sa'yo. Tatlo na bigla bag. Hindi ko gets. Ang galing, isa nahuhugot. Si Micah din, minsan may dalang paper bag. Kaya kailangan po. Minsan may paper bag yan. May maleta na. Sabi nung CA namin, oh, may maleta ko here. O, diba? Ayaw pa kabog. Sorry, Andrea, naka-styro ka lang. Maleta here. Maleta yung mga tao dito. Alam mo, kinakatuwaan lang namin yan, ha? Kasi si, ganyan sa mga bag raid, eh. Bag raid by Shanghai, day. Bag raid by kasi meron, hindi ko alam kung kanino ko napanood yun. Kasi mahilig ako manood ng bag raid. Kasi gusto ko na mag, oh, bag raid din, ay ganyan. Ngayon, may napanood akong bag raid ng isang artist. Pero hindi ko napapangalan na kasi nakalimutan ko na nga kung sino siya. Ngayon, sabi kong ganon, bakit may mga plastic labo siya sa bag raid? Actually, totoo to, ha? Mga kasi, tapos, natotoo ako sa artist na yun. Hindi ko alam si Darla yung nag-ano bag raid sa kanya. Sabi niya, minsan kasi nasusuka daw siya. Hindi pala sa pang, hindi pala pang uwi na pagkain. Minsan pala nasusuka siya. Hindi naman. Hindi naman sa lahat ng bagay, oo. Ganun lang yung napanood kong bag raid sa may plastic labo siya. Tapos minsan may Tupperware, ganyan. Yung pala, wala yung plastic. Wala naman sa Ah, wala naman, wala. Pero ngayon, ako, kailangan nyo mag-save ng plastic kasi Mother Earth. Ay, correct. Kaya hindi ba talaga nag-eco bag? Ay, totoo. Sorry naman, may dala akong eco bag for today's video. Charon. Oo. Kaya nakakatuwa lang, no? Yung mga ganyang, ano eh, ganyan talaga yan eh. Ito din eh. Alam mo, kanyari lahat na Loki. Pa sound effect lang yan. Pero ano to? Pero natatamaan. Charis. Oo. Pero katuwaan lang naman yan as, di ba ako? Hindi, kung sobra-sobra naman, wala namang masamang mag-Sharon. Oo, ako, ito. Ito, sa mga hindi po nakakaalam, baka naman kasi yung mga listeners, hindi, ngayon na, ano ba Sharon niya? Oh, ito po ay katuwaan lamang, no? Kami lang kasi ay natutuwa sa sarili namin. Ang Sharon po kasi ay nagbabalot. Oo. Oo, yung mga Sharon, bakit po Sharon? Kasi po, may kanta, Sharon Cuneta. Inspired talaga kami kay Sharon Cuneta. Balutin mo. Correct. More balot kasi pag dumudyo eh. Oo, actually, nalaman din namin to sa isang kasama namin dito. Pero, katuwaan lang pala iyon. Pero nakakatuwa lang din na ganun, may ganun palang, ano na marami pa may deep ganun. Thought. Ano ko sa ijante? Na marami pala talagang ganun sa mundo. Oo. Kasi yung si Andrea Torres, na yun. Oo, kaya pala hindi pinakita yung buong bag. May Shanghai. Alam na, may Shanghai. Dalawa. Yan ang, yan talaga yung unang-unang kukuni ng mga Sharon yan. Correct. Oo. Yan yung pinakamadaling kunin. Kasi nalalagay agad sa bag.
Diba? At saka si ano, si styrofoam. Ay, si diba, Andrea. Micah? Madali yung burritos, di ba? Oo. Kasi may hilig din yan sa burritos si Micah eh. Kaya nga may maleta siyang dala. Minsan nga, alam yung maleta niya, actually yung bag din. Oo. Na ano, color color black minsan. Tapos kaya siya bumibili ng Tupperware na color pink para may mauuwi. Double bag yun. No. Layos ba yun? Ayan, kaya yan lang yung mga sinishare natin. Pampag good vibes lang niya kasi patapos na tayo. Natatawa lang naman kami. Pero bago tayo magtapos na ko, inabot na tayo ng oras, partner. Bago tayo magtapos ay hindi mawawala ang ating verse of the day. Ang ating verse of the day, datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibotang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Yan po ang ating verse of the day, datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibotang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Mula po yan sa 1 John chapter 3 verse 17. Yan ang ating verse of the day. At ayan na nga, yun, sakto wala. At ayan na nga, ang ating mga trending at viral stories na nakalap ng ating himpilan. Bukas po ulit, huwag niyong kakalimutan, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Siyempre, kasama niyo pa rin kami ni partner Mara para for bukas na video. So, for tomorrow's video. Yeah, for tomorrow's video. At syempre, bago tayo tuluyang magtapos at magpaalam sa ating mga nakikinig at mga nanonood sa IZTV at nakikinig kung saan man kayo naroroon, ay pasasalamatan na natin. Ay, unahin na natin ang guwapong-guwapo. Talaga nag-iisa sa balat ng lupa. Yay! Ang ating engineer for today's video, si Engineer Fred Balamara. Guwapo! Guwapo! Kasama dyan si, ano, si Engineer Jeric Mareto. Oo. Oo, sasabihin na natin guwapo ko. Kasi ito bias din eh. Siya lang ay palakpak na malakas. Ganyan. Ngayon ko lang narinig talaga. Actually. Ayan, party kasama rin natin dyan ang ating social media na si Kim Gomez at ang ating communication assistants na sina Micah Cervantes at Isha Panini. Ayan, partner, nabutan na tayo ng oras pero muling nagpapasalamat po kami sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusubaybay sa aming programa ni partner. Huwag niyo pong kakalimutan yan, trending ngayon. At syempre, salamat din sa mga nakikinig sa amin at nanonood sa Facebook, YouTube, saan mang social media platform kayo naroroon. Maraming salamat po. Ayan, muli kami ang inyong naka-trending at nakasama ngayong gabi. Ako po si Mara Valle. At ako naman po si Rashid Locsin. Susunod na ang programang Radyo Klinika. Kasama si Miss Maru Pahati Sarnet. Bye! Trending ngayon! Trending ngayon!